maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang mismo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong mangge. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw ako po si Amy Buico at ito ang Agree ako dyan. Ngayong araw kasama ko po ang ating napakagandang veterinarian na may malaking puso sa agrikultura, si Dr. Corazon Occidental. Hello, Doc! Hello, Amy. Hello po sa ating mga taga-subaybay. Maganda ka pa sa araw, Amy. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Yes. Ano, kumusta? You look great, ah. You look beautiful as always. No, so, kung ano po maging healthy. Sabi mo pa sa akin, ha-gardness ka. Ha-gardness pa ba yan? Ayan. Doc, naku, alam mo ba itong topic natin, ano na, ataw dito, pang-apat na natin to. Ito yung series ng small ruminants po. Oo, pero alam mo, Amy, maganda talaga i-campaign natin yan kasi maliit lang ang puhunan dyan eh. Sa pag-aalaga ng kamping. And though, yung dati nga na, na paniniwala na ang kamping pag-alagalain mo lang pwede na. Pero ngayon, na-evolve din eh. Mga advice ng mga expert, kailangan na i-confine, di ba? Pero ibig sabihin, mas malaki naman yung pag-asa nila na kumita. Buti na ba na-invite mo itong ating guest na to, biro mo? Believe ako sa iyo, presidente ng CLSU. Nakakadali po yung ating speaker ngayong araw. Yeah. Kaya mga kaibigan, lagi kayo susubaybay dito at ang galing-galing mag-invite ng guest itong ating executive producer. Nakadok, sabi ko nga, naku, pagbibigyan ba tayo? Kasi alam ko, busy talaga to. Pero ang gusto din po talaga niya ay makapag-share ng kanilang kaalaman. At Doc, mayroong mga bagong technology para sa small ruminants, ha? Na dinedevelop willing, ang... willing na willing niyang i-share sa atin. Opo. Kaya nga, alam mo, Doc, so ikaw iisipin mo, i-confine natin, ikukulong natin yung mga alaga nating kambing. Parang mas mapapamahal ako, ha? Kaysa nakapagala, di ba? Pero hindi lang yon, Amy. Bukod dyan sa pag-evolve ng pag-aalaga ng kambing, balita ako, ang guest natin ngayon ay behind sa discovery din ng para ma-improve ang nutrients nga ng kambing. Like yung parang portable na pelletizing machine. Isang napakagandang technology noon. Sana maituro niya sa atin, ano? Tama. Baka magkaroon tayo ng isang episode para lang doon, Doc. Oo, why not? Diba? At saka pwedeng mag-encourage tayo ng mamumuhunan kasi wala nga, hindi nga available sa poultry supply. So, isang mamumuhunan para ito lang yung ipoproduce niya. Meron siyang, ang puhunan lang naman niya, isang portable na pelletizing machine. So, lahat na magkakambing, bibili sa kanya. Yes. Kung baga, ikaw nasa isang barangay, no? Ikaw magsusupply nun. Kahit sabihin natin na medyo pricey, pero babalik yun sa'yo eh. Kasi sa dami din po na nagkakambing ngayon dito sa amin, sa lugar namin, at lalo na sa may norte, nagkakaubusan po talaga ng kambing. Kasi mga tao dito, hindi lang ginagamit para sa gatas. Kinakain din nila yan eh. Pangkain. And siyempre, malaking factor din na pag nalaman ng mga tao sa baryo na kahit pag-init ay may makakapag-produce pa rin ng pagkain para sa kambing. So, isang magandang, yun pa, isa, encouragement sa magkakambing. Kaya nga po, Dokora, kung ikaw ay gusto mong magkambing o meron ka ng kambing, ang episode na ito ay para sa'yo. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Season 3.
Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, Doktora, ang makakasama po natin, naku, bising tao to pero pinagbigyan po ang ating show. Siya po ay eksperto pagdating po sa animal nutrition at kinuha niya nga po ang kanyang PhD sa Tottori University, Japan at siya po ang kasalukuyang presidente ng Central Luzon State University dito po sa aming lugar sa Nueva Ecija. Kasama po natin si Dr. Edgar Orden. Hello po, Doc! Hello! Magandang araw sa inyong lahat. At sana ay maging makabuluhan at masagot ko ang inyong mga katanungan. Ako sigurado po yun. Welcome po at magandang araw sa inyo, Doc Edgar. Opo. Doc, simulan po natin ang tanungan. Alam ko maraming interesado sa ating episode ngayon, sa ating topic. Sabi po dito, poor nutrition and nutritional imbalances can cause many health problems. Hindi lang po yan sa tao, pero nag-a-apply din po yan sa ating mga alagang hayop, lalong-lalo na nga po dito sa small ruminants. No, sir, gano'n po ba ka-importante ang nutrisyon sa ating mga alagang hayop? Saka, ano po yung pinakamainam na pagkain? Walang specific na pagkain para sa isang hayop. Ayon sa aming pag-aaral, ang nutrisyon ng kambing ay para itong chain. No? Pagka panahon ng tagulan, kagaya ngayon, magsisimula ang tagulan, ay very nutritious ang pagkain sapagkat malago ang damo, madaming legumbre, so malulusog ang kambing, malulusog ang kalabaw, malulusog ang baka. So ang nangyayari pa, ang supply ng pagkain ay sobra-sobra. So yun po, speaking of surplus na pagkain during the rainy season, meron din po kasi kami naka-line up na question. Though, ang tendency nga kapag ganyang surplus, parang naging ad libitum o tuloy-tuloy ang kain nila. Pero meron po ba kayong isinasuggest na dapat ganito lamang kadami ang kakainin nila sa bawat araw? Actually, lahat naman po ng hayop, hindi lang kambing, ay merong tinatawag tayong recommended level of intake. At ito po ay base sa timbang. At balikan ko lang po yung sinasabi ko kanina, maraming surplus sa tag-ulan. Ang problema ng pagpapakain ng ruminants, lalong-lalo na, ay doon sa tagtuyot during clean summer. Sapagkat doon, wala na tayong damo, wala na tayong legumbre. So, yun ang concern. So, ayon sa aming mga pag-aaral nung mga nakakaraan, yan ang unang pangunahing problema, isa sa pangunahing problema ng ating mag-aalaga ng kambing, ganun din ang nag-aalaga ng baka. Tapos, yun pong tanong kanina ay ang recommended level po ay 2.5-3% ng timbang. Ng timbang? Opo. So, kung ang... Kung 10 kilo, di dapat 10 kilo. 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. So, kaso, ang hirap. Dok, ang hirap, parang ang hirap tansyahin, lalo na kung nanggagal. Baka matatansya yan sa laki ng mga damuhan. Yeah, tama. Tama yan, no? Tama. Yung 2.5% to 3% ng body weight, yan ay katumbas ng 4 hanggang 5 kilo ng damo. Iniisip ko po, pag magpapakain ako, kiluhin ko pa pala. Hindi naman. Naman na po yun. alam mo, kung lagi mong ginagawa yan, ay tuloy, ano naman yan, matatansya mo na eh. So, mga magsasaka natin, mga nag-aalaga ng kambing, so alam niya, pagka sinabi niya, pag binuhat niya siya, at ganito na yung puno na, 5 kilo na po yun. So, tama na. Opo. Naka-amaze yung sa experience nila, na doon natutunan nila yung tamang yung pag-kilo-kilo ratio ng pagkain ng ating pangalan. Tama yun. Sa araw-araw na ginawa ng Panginoon natin,
ay na-estimate na nila. So pagka isabi niya isang big case, that's 4 kilos. So that's enough for isang ayop na yon. Paano po, bakit po kayo ay napahilig sa, ang naging passion ninyo ay ruminant nutrition? Paano po kayo nagawin dyan? At dyan, nandyan kayo sa kampanya ng pagpaparami ng kambing. So alam nyo, nung ako po ay nag-BBS dito sa CLSU, ang akin pong thesis ay sa kalabaw. Mm-hmm. Kaya lang po, nung ako ay nag-MS sa UPLB, ay baka naman. No, di, ano pa rin, large ruminant pa rin. Large ruminant. Kaya lang po, kaya lang, nung ako'y napunta ng Japan, yung aking pong advisor, yung aking sensei, ang specialization niya po ay small ruminant. Protein metabolism. Opo. So, kailangan kong sumunod doon sa kanyang mga ginagawa. Alam niyo naman, ang pag-aaral po ng postgraduate sa Japan ay research degree program eh. Wala pong klase. Ang gagawin mo lang ay magre-research. Mananaliksik ka at magpapublish ka ng paper sa international journal. Mm-hmm. And then pagkatapos noon, you have your degree. Ganun pala, naisip ko yun talaga umaten kayo ng mga klase. So research, ibig sabihin talaga sir, doon ka nakafocus. Kaya yes. Sir, nabanggit mo kasi yung sa protein, no? Meron tayo tinatawag na protein shoes. Protein caneus. Tama ba yung term ko? Proteinaceous, ayan. Saka yung carbonaceous, yan. Carbonaceous, yan. Pwede mo, yeah. Sir, i-explain sa akin kasi nung nabasa ko yan. Kung ano ba itong proteinaceous and carbonaceous? Nabanggit mo kanina sa protein ang expertise na iyong mentor. Ano po ba yun, sir? Ang proteinaceous ay yung mataas ang protein content. So kung sa tao yan, yan yung isda, karne, legumbre, yan yung proteinaceous. Ibig sabihin, mataas ang level ng protina. Opo. Ngayon, sa pagkain naman ng hayop, hindi protina ang sinasabi natin, pero ito ay nitrohina. Mm. Sapagkat ang nitrogen ay naiko-convert natin sa protein. No? Sa pagkain po ay kinain na ng hayop ng ating ruminants na hindi, kagaya po ng damo. Wala hong protina ang damo. Pero merong nitrohina. So yung nitrogen po noon ay naiko-convert lang pagka po i-multiply mo siya ng 6.25. So you can easily convert. Pero kung protina po ang pag-uusapan, wala pong protina ang damo. Pero yung damo, legumbre, ay wala yang protina. Yeah. So kaya ang ating mga hayop na kalabaw, baka, hindi niya kailangan kumain ng pagkain na mataas ang protina. Ang kailangan niya, pagkain na mataas ang nitrohina. Nitrogena. Yun lang po ang kailangan niya. Yun naman carbonaceous, yun naman yung mataas ang energy content o yung tinatawag nating mga pagkain na mataas sa carbohydrates. Because the carbohydrates is the source of, basically, yun po ang source ng energy. Sa tao, yan po yung ating kanin, yung pais, tinapay. So, yun po yung carbonaceous. Sa hayop naman po, ay yun, yan naman po yung kanyang tinatawag na basal diet. Yung bumubuo ng pinakamalaking portion ng kanyang pagkain. Kagaya ng sabi nyo kanina, anong klase ng pagkain ang the best? Wala hong the best. Ang ginagawa po natin sa Pilipinas ay pinagsasama-sama natin yung available na resources natin. At yun ang kinakain ng ating hayop. Sapagkat ang ating pong mga tropical forages ay medyo mababa ang protein content o nitrogen content. Na sa ibang bansa, halimbawa sa temperate, magaganda ang kanilang yung mga tinatawag nating temperate forages
magaganda ang kalidad. So, kung hindi sila magbibigay ng gatas, o hindi siya nagpapagatas, eh, usually, pwede na silang alagaan, lalo na yung mga growing animals, pwede nang nakapastol lang. Ngayon, kung gusto mong magbigay ng maraming gatas, yun, saka mo pa kakainin ng high grain diet, bibigyan na ng maraming mais, aside from grazing. So, yung nakapastol sila, they are grazing, tapos meron kang concentrate. No? So, yun. But doon po sa pagkakataong yun, ay meron tayong mga target na output. Kagaya ng gatas. So, yun na po yung higher level ng nutrient requirement. So, may katumbas po yan. Pag mataas ang nutrient requirement, mataas ang target nating production. Kaya karaniwan po, sa aming mga development projects, pag nakausap mo ang farmer, o ang ating mag-aalaga ng kambing, sabi niya, bakit ang kambing ko po hindi naman lumalaki? Pero pag tinanong mo gaano karaming pinapakain mo, eh, kakaunti. So, unang-una, dapat nating maintindihan, Ami, na ang performance ng hayop ay apektado ng unang-una yung kanyang lahi, genetic. Kung nandun ang lahi, ang susunod ay feeding. Pakain. Pakain. So, kung magandang lahi, tamang pakain, magandang environment, pag pinagsama-sama mo yan, magandang kalalabasan. Pero kung magandang lahi, konti pakain, hindi magandang environment, lagi siyang naaarawan na uulanan, ay hindi natin makukuha yung potential niyang lumaki. Halimbawa, ang itong hayop na to ay kaya niyang lumaki ng 150 grams a day. Ang pinakain mo lang ay kulang, eh hindi niya ho maipapakita yung 150 grams. Kalahati lang. Doc Edgar, Amy, ano, sa pinatakbo ng usapan natin, pwede bang ibalik ko yung kanina? Dahil napag-usapan natin, nabanggit ni Doc Edgar na syempre, mas matataba ang mga animals kapag tag-ulan. And yes, tag-ulan. Eh, pero yung maintenance naman nila ng nutrition contents dapat eh, regardless sa tag-ulan o tag-araw. So, paano po maipapayo natin sa mga nag-aalaga ng kambing kapag tag-araw na at walang damo? Ay, ang ginagawa ang karaniwan ng ating magsasaka at yun yung nire-recommend namin ay magbigay ng suplemento. Mm-hmm. So, dadaanin na lang natin sa suplemento sapagkat wala ngang makain. At yan ay pwede mong gawin na magbigay ka ng additional. Bigyan mo siya ng concentrate. Ang karamihan kasi may nabibili pong concentrate sa mga poultry supplies. Ah, meron, pero alam mo, ang kambing walang specific na concentrate eh, para sa kambing. Mm-hmm. Ang makikita mo sa merkado para sa poultry at saka sa baboy. Opo. Yun nga 'yung tanong ko. Kaya nga mo. Ano pwedeng i-substitute? So pwede na rin yung, halimbawa, may darak ka na konti. May darak ka, tapos bumili ka ng feeds ng pambaboy. Pag haluin mo, eh, siguro pwede na yon. Opo. Makaka-convert din sila sa nitrogen. Nitrogenous content. Yes, that's why. Tutupos ng farm sa ating mga alagang kambing? Hindi naman. Ami, hindi naman siya magkukost. Sapagkat yun ang pinaka mabilis na pag-suplemento ng pangangailangan. Opo. Sabi ko nga, araw-araw meron siyang specific na kailangan for protein or nitrogen at meron siyang specific nutrient for energy na kailangan mong ibigay. At ang pagkukunan mo lang yan ay doon sa pagkain. Kaya nga, alam nyo, meron kaming dinevelop na technology. Mm-hmm. Doon sa para ma-solve natin yung problem ng may surplus pagtag-ulan. Mm-hmm. Pagtag-ulan,
ay tag-araw, wala nang makain. So, binigyan po tayo ng pondo ng DOSTP card at dinevelop natin yung tinatawag na forage-based pellets. Pellets po for goat. Okay. So, paano po natin na i-distribute yung technology na yun, pati po yung mga produkto? That is one of the challenge of the technology. Na-develop namin yung technology. Yes. Alam nyo po, babanggitin ko na rin po na yung ating technology ay isa sa mga pinagpipilian ng TAPI DOST ng award. Wow. Yung the best technology commercialization technology commercialization award. O yung kahapon lang ay may taping kami tungkol doon, kaya naalala kong isingit. Sapagkat ito pong technology na to ay dinevelop namin talaga para sa kambing. No? So, congratulations po. Sa surplus po, ang naging concept namin ay ganito. Pag surplus, di marami tayong sobra. Mm-hmm. Di po ba? Hindi yun naman pwedeng putulin yun at i-imbak mo dahil masisira. Masisira, opo. Masisira yan. So, ang inisip namin noon, with my team, so I form a team ng mga researcher ng CLSU, may microbiologist, may ekonomista, may engineer. So, it's a complete team. So, sabi ko, ang gawin natin ay putulin, i-dry, ihalo, at gawing pellet. Oh. Sapagkat pag ito'y pellets na, pwedeng brainchild niyo po pala yun. Ayun. So, opo. Matapos ang masusing pag-aaral, eh. Opo. Effect. So, ang problema kasi natin po, pag pinutol, i-process, at i-imbak. At dapat po tumagal ito ng 4 to 5 buwan para umabot tayo ng... Mm-hmm. ng another na tag-ulan. Opo. So, yun pong na-develop naming technology ay sagot sa problemang ito, sapagkat sabi ng mga farmer at ayon sa aming pag-aaral, ito ang isang nakaka-apekto ng performance ng kambing. Sir, congrats! Kasi sa tagal-tagal na meron po tayong kambing, eh ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito, no? May pellets na para break, sa ating mga anak. Breakthrough to. Considering na ang kambing po, eh di ba isa sa pinakamakumputusin, madaling alagaan at hindi magastos. Kung magsisipag lang. Magsisipag lang ang mga magsasaka, eh madaling magpadami. Yes. Yes. So, ang problema namin ngayon, maraming nagte-text sa akin hanggang ngayon na kung saan makakabili. Yun nga. Ng pellet. Eh, yun yung kulang pa. Wala pang entrepreneur na gustong mag-mass produce o mag-commercialize. Hindi po ba po pwedeng maging option din po yan na produkto ng mga ordinaryong feed mill saka paligid? Ang poultry and livestock industry po ng Pilipinas ay nakatuon ng malaki sa poultry at saka sa swine. Mm-hmm. So yung merkado po natin ng feed milling, ay nakatuon po sa poultry and swine. Hindi ka po magpo-formulate, gagawa ng feed just to cater to 3 million goats. Ko konti ang market. Ko konti ang market mo. So, ayaw mamuhunan, oo. Tama po 'yon. Kaya Ma'am Cora, ang papatol lang talaga dito sa paggawa ng pellets ay yung mga backyard. Opo. Backyard producer. Kaya nga ang dinesign naming pelletizing machine ay portable. Oh! Pwede yung ilipat-lipat. Oh! So kasama yan sa breakthrough na ano nyo, discovery? Yes. Actually, Ma'am Cora, yun ang una naming ginawa. To come up with a machine that will turn the forage, dry forage, into a pellet. Opo, looking forward ako na mapunta na to sa market. Kaya sabihin mo na kung isipin mo, eh, konti.
Pero baka dahil yun din yung reason, dahil nga, di ba, kulang yung pagkain, kaya din hindi nag-i-invest yung iba. Pero kung nasolusyon na yun sa pagkain, mag-feeding course, marami na rin pong mag-i-invest dahil available na sa market yung mga feeds, yung mga needs ng ating mga Eh, hindi, actually, hindi pa nila nakikita. Marami nang bumili at nagpagawa ng pelletizing machine. Mm-hmm. Kaya, actually, yung pelletizing machine, na-commercialize na yon. Mm-hmm. Oh. Sir, mga magkano ko? yung pelletizing machine namin, hindi ko na alam ngayon, sapagkat nung ako'y naging presidente, ay hindi na ako na-involved dyan sa growth R&D. Pero noong pong panahon na iniwan ko yan, doon sa Small Ruminant Center, pumapatak po ng 48,000 yan eh, yung machine. Napakamura naman pala, kahit nagmahal na siya ngayon eh, affordable pa rin. Oh, siguro po ngayon, mga 50,000. Mura pa rin. Oh, naku, Amy, maglagay, at yayain mo na ang tatay mo dyan sa Nueva Ecija, maglagay na tayo. So ang ginawa nga namin ay yung maliit. Kaya sabi nung team ko noon, downsize. So nakita niyo siguro, lalo na si Ma'am Cora, so aware ka doon sa mga malalaking feed mill ano na may pelleta, eh malalaki po 'yon. Kaya nung una, portable. Yeah, ang sabi namin nung una, we can make pellets but we have to downsize the machine. Ang kambing ay hindi masyadong umiinom pero meron din silang pangangailangan sa tubig eh. Kaya lang, depende, sabi ko nga, depende sa pagkain. Kung ang kinakain nila ay dry, mas malakas silang uminom. Kung ang kinakain nila ay fresh na damo, na mataas ang moisture content, ay kokonting tubig na lang ang kailangan. So nababawasan yung kanyang nutritional requirement sa tubig. May paraan daw ho ba para ma-encourage sila, especially pagka mga matuyo yung kinakain nila na uminom ng mas maraming tubig? Yun pong pag-inom nila, kaya ho ang ginagawa natin sa ating mga nag-aalaga ng kambing ngayon, ang rinirecommend natin, yung painuman sa loob ng kulungan. Lalagyan na nila, na-standby na waterer na sa loob ng cage nila. Apo. Ayun, naintindihan ko na. So, para ma-encourage, dapat lagi may nakaabang, naka-standby na inuman. Lagi nilang nakikita. So, yun pong meron pang isang tanong dito na mahilig din daw po ba sila sa matatamis like yung mga molasses? Alam nyo, yung sa hayop, meron tayong tinatawag na palatability. Something that will ano that will be very tasty, malasa ang, mm-hmm. ang tawag po natin doon ay palatable. Mm-hmm. So definitely po yung matamis ay malasa yan, very palatable. Kaya po ang ginagawa natin kung ayaw kainin ng ating hayop, ginalagyan natin molasses para mas maano nila, maingganyo silang kainin. At maidagdag ko lang, Ami and Doc Cora, ang pag-aalaga ng kambing ngayon ay hindi na uso yung pinawawalan. Aming nirerekomenda ngayon ay yung nakakulong, total confinement. Mahalaga na nandun yung pagkain, nandun din yung tubig. Opo. Ayan, sir, pag-usapan natin yung total confinement na yan sa ating pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan, Season 3. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Doc Edgar, ang sabi nyo, kayo ngayon ay parang mas ini-encourage nyo na ang ating mga kasamahang magsasaka na nag-aalaga ng kambing na i-confine o ikulong ang ating mga alagang kambing, mga small ruminants. Bakit po? Actually, yun yung ating i-recommend. Bakit? Unang-una, ayon sa aming pag-aaral, ang kambing na nakakulong, basta tama ang pagkain, mas lalaki at magbibigay ng maraming gatas. At higit sa lahat, hindi ito tatamaan ng
parasitiko ng mga bulalo. Alam nyo, ang number one cause ng mortality sa kambing. Abada. At ayon sa aming pag-aaral, ang kambing na nakakulong ay hindi masyadong tinatamaan ng parasite. Follow-up question po doon, Doc Edgar. So, naka-confine sila, mas healthy, less ang tendency sa pagkakasakit. So, mas madali po silang paramihin. Pwede niyo po ba kami bigyan din ng magandang kwento para mabilis dumami ang mga kambing? Yun nga, Doc Cora. Sabi nga natin, unang-una, ay yung pagpaparami ng kambing ay, alam niyo po, ang kambing, kung magsisimula ka sa isang pares ng kambing, sa loob ho ng 3 taon, magiging 12 agad yan. No? Ayon po doon sa ating ginawang pag-compute. No? Susundin natin. Ang importante po, maliban sa madami, dapat malalaking kambing. Mm-hmm. So kung lagi natin pares, sinasabi. Okay. Kung 10 pares, multiply mo na. So marami na po yan. Oo. So alam niyo po, ang isang module na rinirekomenda namin na pagsimulan ay 25 ang inahin. At isang barako. Yan po yung isang module. At sa loob po ng dalawang taon, first module, isang lalaki, 1 male 25. And 25 female. Ayan. At sa loob ng kaputol, at sa loob ng isang taon, di ba? Yung two years. Ang pagpaparami ng kambing ay medyo mas mabilis yan, no? Sapagkat kumpara sa kalabaw at baka. Kasi ang kalabaw baka sa isang taon, isa lang beses manganak. Opo. Isa lang. Ang kambing, sir. So ang kambing sa loob ng 2 taon, kaya niya ng 3 beses. Mas mabilis pala magbuntis ang kambing. Yes, mas mabilis. Kaya nga sabi ko kanina, kung magiging twins ang anak, sa loob ng 3 taon, 12 hanggang 15. Opo. Yung isang paris mo. Pero sir, di ba yung magkakaroon ng twins, bihira yun? Hindi naman talaga yun yung standard eh. Hindi, actually, Ami, yun yung common. Okay. Sapagkat makikita mo yung kanyang dede, dalawa 'yan, 'di ba? So, normally yan dapat twins. So, malaki talaga yung pwede mo kita pagka-yes. Ang experience namin diyan, yung unang panganganak maaring single. Opo. Sa una. Pero yung mga succeeding na panganganak, mataas na ang chance na maging twins. Twins. Opo. Pero yes, sir, yan ay kung sapat po yung nutrition na, kung healthy ang alagang kambing. Kaya nga, minsan, ang sinasabi natin sa ating mga mag-alaga ng kambing, mga farmers natin, ay dapat alagaan ng tama. Kaya lang, ang isang limitasyon, no? Ay marami pa rin ang native ang alaga. Ngayon, kung native kasi ang alaga, Ami, ay hindi ka masyadong makikinabang kung ikukulong mo. Sapagkat pag kinulong mo, nila, matrabaho yan. Para sa hybrid or yung mga imported. Yes, yung kung medyo mataas na yung lahi, ayun, medyo mas malaki na pakinabang. No, kaya yung ating mga magsasaka ay kontento sila doon sa pasuga-suga. Oo. Pero native, kaya lang maliit. Opo, tama, maliit. Eh, no, nakaraan maliit yan, ang alaga. Share ko lang, no, na si Doc Sosi at si Doc Neil na pag-usapan namin na yung pag-breed yung sa native at saka yung imported natin, minsan, ang parang pagkakaintindi ko po doon, kailangan muna ay may experience na yung native sa pag
panganganak bago natin i-partner sa imported. Tama po ba yan, Doc Edgar? Oo, tama. At unang-una, yung maliit, kasi mas maliit talaga ang native. Mas maganda kung yung native natin ay medyo malaki. Titimbang dapat yan ng mga 23 kilos. Kung so, below, sa imported? Oo, kung below 20 kilos, ay wag. Ideal masyadong size maliit ng breeder. Masyadong maliit. Kung nag-uumpisa tayo, ano? Kung, pero ang suggestion din namin, wag munang purebred. Dapat ay upgraded lang din, mga 75% Anglo Nubian, 75% Boer. Opo. Yun ang ipapabulog mo doon sa native. Kasi kung purebred, kaagad na malaki, eh baka hindi kayang ianak, ilabas. Maraming pangyayaring ganyan, ano? Nagkakaroon lang ng mahirap. Una, mahirap manganak dahil masyadong malaki yung fetus. Hindi niya mailabas. Lumabas man, hirap na yung fetus. Paglabas niya, patay. May diferensya. Oh. Noted po, sir. Ayun. So, matapos naman po ang panganganak, ang isang pakinabang sa kambing ay ang kanyang paggagatas. Yung po bang nutrition niya ay kailangan nating baguhin para maka-assure tayo na maraming gatas ang mapuproduce. Tama. Tama yan, Doc Cora. Yung sabi ko nga kanina, kung gusto natin ng gatas, ay mas mataas na naman na level ng requirement, nutrient requirement. Sabi natin kanina, kung gusto natin ay karne, merong level ng requirement. Kasi habang tumataas ang gusto mong output, ay tumataas din ang nutritional, may kaakibat yan na nutritional requirement. Tataas din. Paano po natin masusustain ang nutritional requirement ng lactating animals? So yung lactating animals naman, di ganun pa din. No? Mga 3% ng kanilang body weight yun ang kanilang pangangailangan. At dito, kailangan mo na talaga ng suplemento. Ayun. Na mataas ang energy level. So, kailangan mong magpakain na ng mais, giniling na mais, darak, copramil. So, kailangan na ito. Ang kailangan siguro, mga 1 kilo at 1 kilo, 1.5. 1 to 1.5 kilo. Para magbigay siya ng maraming gatas. Yes, pero hindi naman kamahalan ang rice bran kumpara sa magiging return naman na magkano naman ang mahal ang mas mahal ang gatas ng kambing kaysa sa gatas ng baka. Yes nga po. And also bukod sa dahil mas ewan ko iba daw yung nutrient content ng gatas ng kambing. Yes. Ginagawa pa siyang sabon. Mas gusto siya yung gawing beauty products. Mas mataas ang market yes niya doon. Tama. Tama yon. Yung mga sinasabi nating vanity products. Yan. Sana ma-campaign pa natin, ano, Amy? Yes. Opo. Kaya, Dok, pag ikaw nag-alaga ka ng kambing, wala kang tapon eh. Kasi yung correct naman, pwede mo kainin. Yung gatas, pwede mo din pagkakitaan. At napakadami din po pwedeng gawin doon sa gatas. Katulad nga ng sinasabi natin, mga beauty products ngayon, mga sabon, mga tayo pa naman, mahilig tayo. Gusto natin pumuti, lumambot. Sasabihin ko nga, ang sabon ko ngayon, goat's milk soap. Ang mahal-mahal din yan. Pag pumili ka sa ibang bansa, kailangan na talaga merong mag-market po niyan sa atin, mag-proseso. Speaking of soap nga na galing sa gatas ng kambing, yung kinukwento ko sa inyo, Sir Edgar at saka Amy, yung animal nutritionist din siya, nagpo-produce, meron siya ngayong pagawaan ng mga sabon at malakas sa mga celebrities at saka sa may pwesto siya sa Green Hills. Ito nga ang kanyang product na to, itong soap lang ha, beauty product soap na yari sa, talagang nakakapagpaganda ng kutis. Yari sa gatas ng kambing. Gatas ng kambing. Opo. Sir, ito ay panghuling katanungan po sa atin. Kasi katouch ko na sa kung anong gatas yung pwede dun sa ating mga kid, no? Pagka
pagka ano ba tawag doon, Dokora, na nawalay na. Winning. Iwi-winning na natin. Ano-ano mga gatas ba yung pwede po sa ating mga alagang kid? Ito yung mga anak na, nakatapos na tayo sa nanay. pagwawalay sa batang kambing, dapat ito iwawalay mo lang pag umabot siya ng 4 na buwan. Oh, matagal no, totally na oh na yun yung time na pwede na siyang kumain ng damo. Normally. So purong gatas so, ng talaga sir, walang alternative na maba. Narinig nyo na yung nababansot ng kambing, ano? Opo. Yung hindi lumaking tama. Dahil po? Ayon sa aming pag-aaral, dahil ito, mga kambing na to, ay kulang ang nainom na gatas at maagang winalay sa gatas. Opo. At pinakain ng concentrate, pinakain na ng damo. So, sa ganun kasi, ay nag-develop ng maaga yung tinatawag nating rumen. So, kakain na ngayon ng kakain ng damo yan. So, yan. Kumukulang ang protina niya, eh mababansot na. Opo. Kaya marami kayong makikita ngayon na kambing doon sa ating mga mag-aalaga. Maraming maliliit ang kanilang mga anak. So yun, ang kadahilanan nun ay kasi yung kanyang anak, yung kid, kasama nung nanay na nakasuga, kumakain na siya ng damo. Opo. Nang maaga, hindi pa dapat. Kaya mahalaga na meron tayong kulungan na separate para dun sa mga kids. Yun yung naisip ko. So hindi natin sila dapat. Opo, kasi di ba hindi dapat sila sumasama ngayon. Nung nanay doon sa pastulan. Opo, nire-recommend yung sir ngayon, Doc Edgar ngayon na naka-confine yung mga alaga natin. No? So napaisip ako, para nga hindi sila makakain pa agad ng damo, ihiwalay ko yung kulungan ng mga kid, tapos babalik lang tama. Sila pagka mapang-inumin na ng gatas. De. Opo. Parang sa baboy. Tama yun. Ganun dapat. Ganun yung tamang strategy natin sa pagpapakain. Oh. Yeah, bago kaalaman niya sa ating mga kasamahan natin magsasaka, Dokora. So, mabilis ang oras. Sana ay ma-invite po namin kayo muli. No, just inform me. Pag ako'y may oras, ay pwede ulit tayong magkaroon ng talakayan. Maganda po sana kasing ma-expound natin sa susunod yung pelletizing machine na simple pelletizing machine at portable. Mas makakadagdag encouragement po sa tingin namin sa pag-aalaga ng kambing. Sige. Sa susunod, kung yun ang topic natin, magpiprepare kami ng mga video clips. Yun. Para maipakita yes, kung paano umaandar yung pelletizing machine. Opo. Sir, thank you po. And Dokora, thank you po sa pagsama. Thank you din. And ingat and God bless everyone. Hanggang sa susunod po, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.